sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Lunes, December 4, 2023. Tandem! Bilang ng mga namatay sa pambobomba sa Mindanao State University, 11 na. Pangulong Marcos, mariing kinundina ang Marawi Blast. Tandem! Death toll sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur, nadagdagan pa. Tulong sa mga biktima ng lindol, umarangkada na. Tandem! Publiko inalerto ng DOH kontra walking pneumonia. Pagsusuot pa rin ng face mask, iginiit. Tandem! DepEd at DSWD, nangungunang trusted agencies. Ayon sa Okta. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, subsidiya ng pamahalaan sa mga GOCC binawasan. Tandem! Balita sa Ibayong Dagat, 9 katao patay, 20 sugatan sa pamamaril sa isang bus sa Pakistan. Tandem! Sa balita sa Ibayong Dagat, balitang showbiz rather, pelikulang 1521 wagi sa Athens bilang best feature film. Tandem! Balitang sports, abangan ang latest sa UAAP Finals. Tabla na! Tandem! Nina David at John David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! At ngayon, muli sa detalye ng mga naglalakihang balita, nasa 11 na ang namatay habang 46 na biktima ang isinugod sa Amay Pakpak Medical Center at 6 ang kinakailangang operahin matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City. Sa inisyal na report, sinabi ni Philippine Army 1st Infantry Division Commander Major General Gabriel Viray III, nakabilang sa mga binawian ng buhay ang 3 kababaihan at 1 lalaki. Dahil dito, isinailalim na sa Code Blue Alert ang emergency room ng Regional Hospital sa lungsod ng Marawi. Kaugnay nito, tinitingnan naman ni Bangsamoro Police Regional Office Director Brigadier General Alan Noblesa na posibleng may koneksyon sa Daula Islamia ang nangyaring pagsabog. Kinundan din naman ni Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adyong Jr. ang insidente at tiniyak na mabibigyan ng hustisya ang mga naging biktima. Tandem! Sa detalye pa ng ilang mga headline, 2 katao na ang naiulat na nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa hinatuan Surigao del Sur. Namatay ang isang 30-anyos na lalaki sa Bislig City sa lalawigan ng Surigao del Sur nang gumuho ang pader ng kanyang bahay. Habang nadaganan ng pader ang isa pang babae, ito po yung buntis, sa Tagum City sa Davao del Norte. Una nang sinabi ng VBOX na tumama sa may bayan ng Mindanao sa lalim na 32 kilometers at sinundan ng 4 na malalaking aftershocks ang magnitude 6 sa loob ng ilang oras. Tandem! Samantala, patuloy na kumikilos ang mga ahensya ng pamahalaan upang agad na maasistihan at matulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito naman ang binigyang diin at tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur at iba pang lugar sa Mindanao. Sinabi ni Pangulong Marcos na aktibong kumikilos ang DSWD at maging ang DILG sa tulong ng mga local government units upang agad na maibigay ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol. Dagdag pa ng Pangulo, inaalam naman na ng DPWH ang lawak ng pinsala sa Caraga Region sa tulong na rin ng Office of Civil Defense at maging ng NDRRMC. Mahigpit din anyang nakabantay ang PIVOC sa mga aftershocks ng malakas na lindol upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa mga lugar na naapektuhan ng nasabing pagyanig. Tandem!
iba pang balita, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na patuloy na magsuot ng face mask kasunod ng paglobo ng respiratory illnesses dulot ng pathogen Mycoplasma pneumonia, lalo na sa mga bata sa China. Ayon sa DOH, kailangang sumailalim sa isang pagsusuri ang isang tao, lalo na kung may nararamdamang sintomas. Giit ni Health Undersecretary Eric Tayag na malaki ang pagkakaiba ng COVID-19 sa nasabing sakit, kung saan ang Mycoplasma pneumonia ay patuloy na nakararanas ng pag-ubo sa loob ng 3 linggo. Maliban sa pag-ubo ng nasanghi ng tuberculosis, posibleng ito rin anya ay walking pneumonia. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang ulat na pagbitay sa pamamagitan ng lethal injection sa 2 Pilipino na naaresto sa kasong drug trafficking sa China noong 2013. Sa isang pahayag ng DFA, sinabi ni Philippine Consulate General sa Guangzhou, ang pagbitay sa 2 Pilipino noong nakalipas na Nobyembre 24 dahil nahatulan ng mga ito ng bitay noong 2016. Dagdag pa ng DFA, pinagbigyan naman ang 2 convict na makausap muna ang kanilang pamilya bago isinagawa ang lethal injection. Ginawa rin anya ng pamahalaan ng lahat ng hakbang upang mapababa ang sentensya ng 2 Filipino at nagbigay ng posibleng tulong kabilang ang legal assistance mula ng arestuhin ng mga ito hanggang sa pag-apila ng kanilang 2016 conviction. Hindi naman tinukoy ng DFA ang pangalan ng mga ito habang nagpaabot naman ng pakikiramay ang ahensya sa mga naulilang pamilya ng 2 Pilipino. Tandem! 10 minuto makalipas ang 7:07 ng umaga, 7:10 a.m. Sa iba pang mga balita, nakauwi na sa Pilipinas ang Filipino captain at 13 tripulante ng barko na nasa pool ng Russian missile sa Black Sea. Sinalubong naman ito ng mga opisyales ng Department of Migrant Workers habang nagbigay ang Overseas Workers Welfare Administration sa mga na-repatriate o na-repatriate na mga Pilipino. Nagtamo ng minor injuries ang ilang repatriates, kabilang na ang kapitan ng barko na si Arnel Lopez na malapit sa pilotong Ukrainian na namatay sa missile attack, habang si Second Officer Giovanni Perez ay nagtamo ng mental shocks nang masaksihan nito ang pagtama ng missile sa kanilang barko. Sa kabila ng inisyal na tulong ng pamahalaan, nanghihingi pa ng dagdag na tulong ang mga repatriates dahil sa pagkawala ng trabaho. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, makinig-makinig ha mga nanay, lalo na po yung responsable sa pagbabudget. May sapat na supply ng Noche Buena items ngayong Kapaskuhan. Ito naman ang pagtitiyak ng grupong Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Halos ilang araw na lamang bago ang Pasko. Suwestiyon naman ni PASAI President Stephen Kua sa publiko, bumili na ng maaga dahil mura at may diskwento pa ang ilang Noche Buena items. Dagdag pa ni Ginoong Kua, makakapili ng brand ng produkto ang mga mamimili at makasisiguro rin sila na mayroon itong magandang kalidad. Tandem! Dumako tayo sa iba pang paksa ng balita. Naniniwala si Senador Ronald De La Rosa na hindi laban o bawi ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa War on Drugs ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Ayon kay Senador De La Rosa, nabagamat bukas si PBBM na pag-aralan ang muling pag-anib ng bansa sa ICC ay hindi nangangahulugan na
nagbago na ang desisyon nito. Matatandang inihayag ng Bureau of Immigration na hanggat wala pang natatanggap na direktiba ang ahensya ay malaya pang makapapasok sa bansa ang mga ICC prosecutor. Giniit ng senador, ang mga miyembro ng ICC ay maaring magbakasyon sa bansa ngunit hindi pinahintulutan na magsagawa ng anumang imbestigasyon kaugnay ng War on Drugs. Tandem! Sa oras na 11:30 na makalipas ang 7 ng umaga, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Presyo ng gulay sa merkado bumaba na. Ang detalye, nagbabalik, Patrol 30, Jelly Mendez. Bumaba na rin ang presyo ng mga gulay sa mga pampublikong pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, nasa 10 piso hanggang 20 pesos ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng mga gulay. Gaya ng talong na dating nasa 80 pesos hanggang 90 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 75 pesos na lang per kilo. Mula naman sa dating 60 pesos hanggang 70 pesos kada kilo ng repolyo, bumaba na ito sa 30 pesos kada kilo. Ang dating 110 pesos per kilo ng bell pepper, ngayon ay nasa 70 pesos hanggang 80 pesos na lang kada kilo. Ang peche bagyo na nasa 30 pesos ang kada kilo, labanos na nasa 20 pesos hanggang 35 pesos per kilo, carrots na nasa 45 pesos hanggang 50 pesos per kilo. Para naman sa mga mahilig mag-samgyup, pwede nang maramihang bumili ng lettuce dahil nasa 70 pesos na lang ang kada kilo nito mula sa dating 110 pesos hanggang 120 pesos per kilo, habang nasa 25 naman ang kada kilo ng kamatis. Sa mga sanay mag-gisa ng ulam, nananatili sa 120 pesos hanggang 135 pesos per kilo ang presyo ng bawang, habang 100 pesos hanggang 110 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas at 130 pesos hanggang 150 pesos naman ang kada kilo ng pulang sibuyas. Umaasa naman ang mga vegetable vendor na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang gulay. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang. May todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa oras nating 15 makalipas ang alas 7 ng umaga, tuloy-tuloy mga balita mula sa ating IZ Patrol. Meron po tayong latest na balitang matatanggap mula sa Department of National Defense, Campo Aguinaldo. Alamin natin ang balita, may kaugnayan pa rin po ito sa naganap po na Marawi bombing incident. Patrol 17, Jopel Peleño. Nagpayag ng mariing pagkundina ang Department of National Defense o DND sa naganap na pagpapasabog o pagsabog sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City na ikinasawi ng 4 na biktima at ikinasugat ng 50 iba pa. Una nang ipinagputos ng Pangulo sa AFP na masusing makipag-ugnayan sa mga local o local law enforcement agencies upang agad na imbestigahan ang insidente. Ayon kay DND Secretary Gilbert Teodoro Jr., pinaigting na ng tropa ng pamahalaan ang security measures sa buong Marawi City kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pambobomba sa MSU. Payag ni Secretary Teodoro, prioridad nila ngayon na maparagot sa batas ang nasa likod ng pag-atake at mapigilan ang ano pamang bantang pangsiguridad. Nanawagan naman ang kalihim sa publiko na maging vigilant at makitulungan sa mga otoridad upang masiguro na di mananaig ang mga nagnanais na wasakin ang tinatama sa ngayong kapayapaan sa Mindanao. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Himpilang. May todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Sa mga pabiyahe dito po sa Metro Manila, ramdam nyo ho ba ang napakabigat na lalo na daloy ng trapiko? Kaugnay ng balitang ito, hinikayat po
ng Metro Manila Development Authority ang mga motorista na gamitin ang mga ruta ng Mabuhay Lanes ngayong magkakasunod na holiday season. Dating kilala ang Mabuhay Lanes bilang Christmas Lanes na alternatibong ruta ng EDSA upang makaiwas sa matinding daloy ng trapiko. Binigyan din ng MMDA na pinaigting na nila ang clearing operation sa mga nakaharang sa Mabuhay Lanes upang hindi maantala ang daloy ng trapiko. Matatandaang noong nakarang taon, nakapagtala ang MMDA ng mahigit sa 400,000 mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw na sobra sa 300,000 capacity nito lamang. Tandem! O, abiso sa mga motorista, beep, 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 beep. Asahan na po bukas ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, aabuti ng 25 hanggang 40 sentimos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang tataas naman ng 25 hanggang 45 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene o gaas. Giit ng DOE na ang sinasabing oil price adjustment ay dulot ng galaw sa presyuhan ng petrolyo sa nagdaang apat na mga araw. Tandem! Balitang election na po tayo. Mas makakatipid ang pamahalaan kung arkelahin na lamang ang mga election machines na gagamitin tuwing halalan. Ito ang binigyan din ni Commission on Elections Spokesman Attorney John Rex Laudianco kung saan malaki ang matitipid nila sa gastos ng hauling, maintenance, pagbobodega at pagkuha ng insurance. Sa ngayon ay may hawak ang COMELEC na mahigit na 60,000 precinct count optical machines at vote counting machines na ginamit sa mga halalan mula 2010 hanggang 2022. Ang kumpanyang Smartmatic ang nag-supply sa COMELEC. Makaraang paulit-ulit na bigyan ng award sa mga bidding na automated election system. Magugunit ang diniskwalipika ng Commission and Bank ang Smartmatic sa paglahok sa mga bidding para sa halalan. Tandem! Iginiit ni House Committee on Legislative Franchises Chairman at Paranaque City Representative Gus Tambunting ang kahalagahan ng patas at tunay na impormasyon ng media. Tugon ito ni Congressman Tambunting sa paghingi ng paumanhin ng anchor ng SMNI na si Jeffrey K. Eric Celis kay House Speaker Martin Romualdez at buong Kongreso kaugnay nang sinabi nitong gumastos ang leader ng Kamara ng 1.8 billion pesos sa mga biyahe. Noong Huwebes, nagsagawa ng investigasyon ang Legislative Franchise Committee kaugnay sa posibleng paglabag ng SMNI sa mga kondisyon ng prangkisa nito dahil sa pag-ere ng maling impormasyon at red tagging. Wala anyang puwang ang fake news sa modernong lipunan ng bansa at iginiit na dapat maging maingat ang mga media practitioner sa pagganap ng kanilang tungkulin at responsibilidad. Bagamat ang malayang pananalita at kalayaan sa pamamahayag ay karapatan ng ibinibigay ng konstitusyon, binigyang diin ni Congressman Tambunting na ang prangkisa ng telebisyon at radyo ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. Tandem! Sa iba pang balita, pinabulaan ng Philippine National Police ang kumalat na Facebook post kaugnay sa papalit na bagong hepe ng ahensya. Nabatid na kumalat ang litrato ni Police Brigadier General Romel Francisco Marbil na sinasabing papalit kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr. bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, ang nasabing post online ay hindi galing sa PNP Public Information Office at ginamit lamang ang template ng PNP PIO. Iginit naman ang ahensya na wala silang kinalaman sa naturang post at hindi dapat ituring na opisyal na announcement.
Nagpaalala naman ang PNP sa publiko na huwag kaagad maniwala sa mga posts online. Tandem! Fake news pa more! Samantala, naharang ng mga taon ng Bureau of Customs, Port of Clark, ang isang pakete o package na naglalaman ng halos kalahating kilo ng high-grade marijuana o kusya na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 pesos. Idiniklarang replacement filter ang package na galing sa California, US of A. Dumaan ang parcel sa X-ray scanning at canine sniffing operation kung saan nadiskubre ang illegal na droga. Sumailalim din ito sa chemical laboratory analysis ng PDEA at nakumpirmang marijuana, habang isang warrant of seizure and detention ang inilabas ng BOC, alinsunod na rin sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Comprehensive Dangerous Drugs Law. Binuri naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang kanyang mga tauhan sa pagganap sa kanilang mandato na pigilan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot dito sa bansa. Tandem! Aabot naman sa bilyong pisong halaga na pondo ang kakailanganin ng Bureau of Corrections upang matugunan ang problema sa nagsisiksikan persons deprived of liberty sa loob ng bilangguan. Ayon kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano, nakadepende ang gagamiting pondo sa mga pasilidad sa bawat lalawigan, partikular sa pagtatayo ng mga bagong gusali at mga detention facilities. Sinabi ng DOJ official na bukas ang kanilang departamento sa mga lokal na pamahalaan na gustong magbigay ng mga donasyon gaya ng pasilidad o lupa para sa pagpapatayo ng mga kulungan. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology spokesman Jirex Bostonera na patuloy ang kanilang pakipag-ugnayan sa mga korte upang mapalaya ng mas maaga ang mga PDL bago magpasko. Tandem! Oras! 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Tandem! Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Ako si Candy Dakanay, pastry chef. Bilib ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Lyon, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojac@doj.gov.ph. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa Silyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? 1 kilo na Enerton? Oo, bawat kilo Silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, naka-precon na. Sa Thunderbird Enerto, may laban o wala, laging handa. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars. Isuzu Jaguars. Isuzu Jaguars.
visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Isang pamaskong pagbati mula sa nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko, wish namin sa inyo ang maligaya at malusog na kapaskuhan. Ako po si Raul Esperas, Patrol 45, mula sa programang DWIC at Aliw 23. Bumabati sa inyo lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat mula sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez, magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem. Sa oras na eksakto en punto 30 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. O dakuhan muna natin ha, para malaman natin kung ano magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. Andiyan na po si sa ating linya si Miss Chanel Dominguez ng Pag-asa. Miss Chanel, good morning. Magandang umaga po din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. So sa ngayon, wala naman tayong binabantayang low pressure area or bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong northeast monsoon or hanging amihan ay patuloy na nakakaapekto dito sa main northern zone. Asahan natin na makakaranas ng maulap na panahon na may mga pag-ulan dito sa Batanes at Cagayan. Samantala, asahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na panahon na may mga pulupulong may hinang pag-ulan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Ito namang easterlies or yung mainit na hangin na galing sa Dagat Pasipiko ay magdadala ng maulap na panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Aurora at Quezon. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin ang maaliwalas na panahon na may mga chance pa rin ng localized thunderstorms. At yan po muna, latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po at magandang umaga. Na ha? Miss Chanel? Yes po. Apo, pasensya na, may habol lang kami. So okay, yung buong maghapon ngayon sa Metro Manila is okay, pero yung mga susunod na araw po? Ay, sa mga susunod na araw po, asahan po natin malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maaliwalas na panahon po. Mm-hmm. Kasi wala naman po tayong nakikita po na any disturbances or low pressure area bagyo na maaaring makaapekto sa atin sa mga susunod na araw. Mm-hmm. At Miss Chanel, kahit na wala tayong matatawag na low pressure area, wala tayong bagyo, pero tuloy-tuloy talagang malalakas na buhos ang ulan. Nabalita namin sa bandang norte, Northern Luzon, eh maraming mga lugar pa rin ang talagang dumaranas ng malalakas na pag-ulan at matitinding pagbaha, Miss Chanel. Yes po, dahil po din po to sa shear line din po natin, tinatawag yung combined effect, yung salubungan po ng northeast monsoon which is malamig na hangin at yung easterlies na mainit na hangin, yun po yung nagre-resulta po yung nakaulapan, yun po yung nagiging shear line po natin. Pero batay po sa ating karanasan, Miss Chanel, bago matapos po ang taon, may mga humahabol na bagyo. So ilan pa po yung ating pinipredict o inaasahang papasok? Inaasahan po natin isa hanggang dalawang bagyo po para sa Disyembre. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po mga ka-tandem, si Binibining Chanel Dominguez ng Pag-asa. Tandem!
Tuloy-tuloy ang mga balita. Lusot na sa kamera sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magpapalawig ng tulong na maibibigay ng gobyerno sa mga overseas Filipino worker na nangangailangan ng legal assistance. Sa botong 246, inaprubahan ang House Bill 9035 na naglalayong paramihin ang Legal Assistance Fund at sa agarang Kalinga at Saklolo para sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan o ng tinatawag na Action Fund. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez bilang ang mga bayani nga ito, tinutukoy po yung mga OFW, sila po yung mga modernong bayani ng ating bayan. Ang kanilang mga kontribusyon sa bansa ay talaga namang makatwiran lamang na sila ay tulungan ng gobyerno. Sa pamamagitan ng panukala, sinabi ni Romualdez na matutulungan ng mga OFW sa lahat ng yugto ng kaso mula sa imbestigasyon hanggang sa matapos ito. Aamyendahan din ng panukalang batas ang Republic Act 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Tandem! Samantala, aabot sa mahigit 23 million pesos na halaga ng smuggled na Yossi ang winasak ng Bureau of Customs Port of Zamboanga. Isinagawa ang pagwasak sa mahigit 5,600 master cases at nasa 1,100 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nakumpiska sa warehouse ng BOC sa isang warehouse sa Barangay Tetuan, Zamboanga City. Ayon sa BOC Zamboanga, nakumpiska ang mga kontrabando sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi simula Mayo hanggang Nobyembre. Pinangunahan ni Acting District Collector Arthur Sevilla Jr. ang nasabing condemnation activity na sinaksihan ng mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na katuwang ang adwana sa anti-smuggling campaign nito. At tulad ng inaasahan, pinuri naman ni Commissioner Bienvenido Rubio si Sevilla at mga tauhan nito sa pagpigil sa pagpasok ng mga kontrabando na idinadaan sa ilegal na proseso. Tandem! Sa oras po nating 7:36 a.m. sa latest po ng Filipino Mirror, inaasahan na ang pagtaas ng demand sa Transport Network Vehicle Service ngayong Disyembre. Ayon kay Grab Philippines Chief Operating Officer Ronald Roda, ang demand para sa Grab Car Services o Grab Car Services ay inaasahang tataas ng 20%. Gayunman, maaari pa niya itong sumirit ng hanggang 45% sa ikatlong linggo ng buwan. Para matugunan ang inaasahang pagtaas sa demand, nasa mahigit 4,000 mga drivers ang idinagdag ng Grab noong Agosto bilang paghahanda sa Christmas rush. Binuksan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mahigit 10,000 slots para sa TNVS noong Abril upang madagdagan ang supply sa gitna ng pagtaas ng demand. Tandem! Samantala, isinusulong ng Department of Agriculture ang pagtatatag ng isang domestic sheep raising industry bilang suporta sa kakarampot na kita ng mga coconut farmer. Ang inisyatibong ito ay kaugnay sa 850 milyong pisong livestock dispersal program ng Department of Agriculture para sa mga coconut farmers sa pakikipagtulungan na rin ng Philippine Coconut Authority.
Ayon kay Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Savellano, ang pag-aalaga ng mga maliliit na ruminants, partikular ang tupa, ay isang magandang alternatibong pagkakakitaan ng mga coconut farmers habang naghihintay sa susunod pang anihan. Anya, may international demand para sa tupa, hogget at mutton, gayon din sa tool na maaaring samantalahin ng mga local producers. Kaugnay nito, sinabi pa ni Yusek Savellano na target ng DA na simulan ang pamamahagi ng manok, native na baboy at kambing bukod pa sa tupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng PCA bago matapos ang kasalukuyang taon. Tandem! Samantala, sa oras po nating 7:39 a.m., meron pong pati si Pope Francis ay apektado rin po sa naganap nga na pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. At dito sa natanggap nating kalatas mula kay Pope Francis ay nakikidalamhati siya sa mga pamilya ng mga biktima ng pambobomba. At ito ang naging mensahe ni Pope Francis kasunod ng nangyaring pagpapasabog dyan po sa MSU, Mindanao State University, na ikinasawi nga po ng 11 katao. Kaugnay nito, Maring Kinundina naman ng miyembro ng Council of Leaders sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na si Cardinal Orlando Quevedo ang nangyaring pambobomba sa paaralan. Tinawag din ng kardinal ang insidente na pinakamatinding terroristic crime laban sa mga inosenteng mananampalataya sa banal na araw ng mga Kristiyano. Tandem! Sinasabing nananatiling mas mababa ang price guide na inilabas ng Department of Trade and Industry sa mga presyo ng ilang Noche Buena items sa Divisoria, Maynila. Ayon kay Trade and Industry Assistant Secretary for Consumer Protection Group Amanda Nograles, mas mababa ng hanggang 18 pesos ang presyo ng Noche Buena items tulad namang ng spaghetti noodles, spaghetti sauce, keso at maging ng hamon. Ngayong ilang araw na lamang anya bago magpasko, inaasahang darami pa ang mga daragsa sa iba't ibang pamilihan tulad ng Divisoria. Pinayuhan naman ni Asek Nograles ang mga mamimili na maging mapanuri at iwasang madaya ng mga mapagsamantalang negosyante. Samantala, inisyuhan ng Notice of Violation ng DTI ang 4 sa Divisoria dahil sa pagbebenta ng Christmas lights na hindi sigurado ang kalidad. Tandem! Tawagan naman si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa publiko na seryosohin ang mga isinasagawang earthquake drill. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa situation briefing kahapon sa Camp Aguinaldo Cognay sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa hinatuan Surigao del Sur noong Sabado ng gabi. At kung saan nga po isang buntis ang naiulat na nasabi, at 4 naman ang nasaktan habang higit 500 pamilya o mahigit sa 2,000 individual ang naapektuhan. Ito ay ilang linggo lamang matapos na tamaan din ang Sarangani, Davao Occidental ng magnitude 6.8 na lindol. Una nang ipinagutos ng nakaraang buwan ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa mga opisyal ng Office of Civil Defense na palakasin ang earthquake preparedness measures sa bansa. Tandem! Samantala,
naalala kaisa rin ng Commission on Higher Education o CHED sa nangyaring pambobomba sa loob mismo ng Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi noong Linggo o kahapon ng umaga. Ayon kay CHED Chairman Popoy De Vera, walang puwang ang ganitong uri ng karahasan lalo na sa isang higher education institution. Kasunod nito, tiniyak ni Chairman De Vera kasama ang iba pang MSU Board of Regents na agad rerepasuhin ang mga polisiya ng pamantasan upang maipatupad ang mas mahigpit na seguridad sa loob mismo ng mga universidad. Anya, makikipagtulungan ito sa pamunuan ng MSU para agad ding mabigyan ng counseling at suporta ang mga apektadong individual, partikular na ang mga staff at mga estudyante. Nanawagan din ito sa publiko na ipanalangin ang mga biktima at kaligtasan ng mga pamilya at buong pamunuan ng MSU. Tandem! Sa iba pang balita, ikinaalarma ng Bureau of Immigration ang posibleng pagbabalik ng sex tourism sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, ito ay matapos ang madalas na pagsubok ng mga sex offenders na pumasok sa bansa at dumaan lamang sa Maynila kung maging kundi sa mga probinsya gaya ng Cebu. Ito anya ay marahil din sa dahil nga po sa muling pagbubukas ng Pilipinas sa turismo matapos ang pandemya. Pinalaan naman ni PI Commissioner Tansingco ang mga sex offenders na huwag nang tangkaing pumasok sa bansa dahil mayroong impormasyon ang ahensya kung sino-sino ang mga ito. Kabilang ang Pilipinas sa 10 bansa na itinuturing na mayroong sex tourism destination sa buong mundo kasama ng Germany, Thailand, Spain at Brazil. Tandem! Oras, 15 minuto na lamang po. Ika-8 na ng umaga. Tandem! Isang pamaskong pagbati mula sa nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko, wish namin para sa inyo at para sa mundo ang peace and kindness. Ako po si Jopel Peleño, Patrol 17, mula sa programa ng DWIZ at Aliw 23. Bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat mula sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. I am Rina Salud, ang inyong fashion designer to the world. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3. Ako si Manong Pastor Don Qua. Sa buhay ko, mahalaga ang MX3. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. I'm Kathy Solis. I'm a believer of MX3. Noon pa man, believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng MX3, tunay, natural at orihinal. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, Certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrola! Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Law bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo.
Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. High appraisal and quick processing. Avail of a City-State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V and G grades. So convenient. Plus may Apple CarPlay and Android Auto with the E-grade. So I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. Kapartner, kailangan mo ba ng mabilis na cash para sa pagpapatuloy o pagpapalago ng negosyo? Magsangla ORCR na sa Global Dominion. Car or truck ORCR lang ang kailangang collateral during your loan application. 24 hours lamang ang proseso. Mababa pa ang interest rates. Dahil lang Global Dominion ay 20 years na ang kapartner mo sa paghanga. Visit www.gdfi.com.ph for more info. Global Dominion Financing Incorporated. SEC Registration Number CS200-305-834. Certificate of Authority Number 530. Always read the terms and conditions before applying for a loan. Magandang araw, tabla na ang finals. Pagkatapos tambakan ng UP ang Lasal sa Game 1, magandang pagbabalik ng Green Archers kahapon nang tinalo nilang Maroons 82-60 sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Puno ang Smart Araneta Coliseum sa sellout crowd ng 20,863 fans. Kahit galing sa bench sa larong ito, si Kevin Kiambao nagpakita ang gila sa kanyang 9 points at 13 boards sa araw na pormal siyang hinirang na MVP ng liga. Tumulong si Francis Escandor ng 14 points sa 4 na 3 at si Joshua David kumana din ng 4, habang si Evan Nelly kumana ng 12 assists at 10 rebounds. Ang Game 3 ay sa Miyerkules sa Big Dome. Ang sabi ni Coach Topex Robinson pagkatapos ng laro, "I guess they really just didn't want to end this finals right away. We just gave UP a good fight. I know the players really wanted it this afternoon and they were just trying to be prepared also for the way it's going to be. Winning a championship is going to be hard, but we just have to keep enjoying the game that we love that has been very good to us. So come game three, obviously, there's going to be a lot of work and we know UP will come out with guns blazing." Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay.
Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raize, Vespa motorcycle, 1 year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. For DTI Fairtrade Permit Number, FDB 179-864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Ang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom. Ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Bumaba ang ibinigay na subsidiya ng pamahalaan sa mga tinatawag na government-owned and controlled corporations noong Oktubre. Ayon sa Bureau of Treasury, umabot sa 9.189 billion pesos o 76.98% ang ibinaba ng subsidiya na ipinagkakaloob sa mga GOCC o mga korporasyon na pag-aari ng pamahalaan. Sumalsad din sa 146.316 billion pesos o 9.8% ang subsidy na ibinigay ng pamahalaan sa mga GOCC noong unang buwan o unang 10 buwan ng kasalukuyang taon. Paliwanag ng economist na si Michael Ricafort, ito'y dahil sa paglago ng kita ng mga korporasyon ng pamahalaan sa pagbubukas ng ekonomiya matapos naman ang idinulot ng COVID-19 pandemic. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Patay ang 9 katao habang mahigit 20 ang sugatan matapos na paulanan ng bala ang pampasaherong bus sa Chilas, Northern Pakistan. Ayon sa tagapagsalita ng regional government, Muhammad Ali Johar, pinaputukan ng hindi pa matukoy na militanteng grupo ang pampasaherong bus sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy ang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa nangyaring pamamaril. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Wagi bilang best feature film ang pelikulang 1521, The Quest for Love and Freedom, na pinagbibidahan ni Bea Alonso sa Athens International Monthly Art Film Festival. Ayon kay Francis Ho, producer ng pelikula, ginawa ang 1521 upang magsilbing regalo sa inang bayan para sa 125th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan noong Hunyo. Dagdag pa ng producer, masaya at honored siya sa lahat ng international awards na natanggap ng nasabing pelikula. Ilan nga rito ang Best Cinematography Feature Film sa Sweden Film Awards at Best Feature Film naman sa London Independent Film Awards. Tandem! Sa ating good news, nasungkit ng isang Pilipina ang first prize sa isang prestigyosong singing competition sa England. Nanguna si Lizzie Beth Estrada sa Kathleen Ferrier Society Bursary for Young Singers Competition na idinaos sa Manchester, England. Mula sa 14 na mga nagtagisan sa pag-awit,
5 lamang ang nakatuntong sa finals hanggang tinanghal. Nabagamat aminado ang Pinay singer na mauhusay ang kanyang mga nakalaban, kumpiyansa naman siya sa kanyang kakayahan at sa naging performance nito. Labis naman ang pasasalamat ni Lee Z sa naging tagumpay nito laban sa mga piling mauhusay na mga mag-aaral sa bigating music conservatories sa buong UK. Tandem! Congratulations sa Lisi. Sana ito sa bidyoke. Operatic na nga yung kinakanta ko. Pinanato ko ng bidyoke. Anyway, yan lang ang patunay. Importante yan, Tandem. Oo. Kasi yan yung pwede natin gawing outlet. Actually, problema natin. Sa pag sinabi mong Pilipino Tandem, basketball at karaoke. Correct. Sa pagkanta, magaling ang mga Pilipino. Correct. Kaya kahit sa ang panig ng buong mundo, may Pilipino kang makikitang sumasali at nananalo sa singing contest. Ayan. Kaya yung mga gumagawa ng mga kalokohan dyan at mga krimen, idaan nyo na lang sa kanta. Hindi, dapat kumanta na kayo. Pag kayo na imbisigahan, ikanta nyo na. Ikakanta nyo na kung sino ang inyong pinuno dyan sa mga kalokohan nyo. Yeah. Anyway, nakararaos na naman po ang isa na namang edisyon ng inyong nag-iisang tandem. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Banyes. At David Oro. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Tarambola! Ingat mga katandem, bye! Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon.